baby's breath. I love you. I love you. Pato. I love you. Pato. Ajishi, pali haseyo. Ne.
Tinagapas namin yan para ito yung dadaanan ng dito kasi dadaan yung machine. Kaya gagapasin siya para hindi matapakan ng machine yung mga palay na yan. Kasi sayang kasi pag matapakan, syempre lulubog yan sa ano, lulubog yan sa lupa. Kaya sayang, hindi na pwede. Oh. Tapos kaya lang, ang problema din pag machine, pag lumubog ang ano, basa. Ay, basa. Hindi siya maaani kagad kasi umulan ng mga ilang araw. Kaya ano, lulubog yung machine. Siyempre, mabigat yung machine, hindi lulubog siya. Pero yung mga malalaking machine, siguro kaya naman pumasok, hindi siya lulubog. Pero yung machine namin maliit lang. Mahirap lang kasi kami. Kaya walang pambili ng malaking machine. Yung iba malalaki. Ayan, tapos na namin to. Tapos na namin nagapasin yung dadaanan ng machine. Ayan. Sa square na yan, yung apat na sulok, gagapasan yan. Kasi doon iikot kasi yung, sa apat na square na yan, gagapasan yung mga sulok-sulok niyan. Kasi, dyan kasi iikot yung ano, yung machine, yung rice harvester. Kaya, ano, ginagapasan talaga yan. At, ang pinaka tatakutan ko sa lahat, kasi, pag ganito na autumn na kasi, marami nang makain. Kaya yung mga hayop, yung mga ahas, ganyan, yung mga ahas na yan, mga busog na yan, mga yan. Kaya, nakakatakot na sila. Mga busog na sila. Kaya, ibig sabihin, mga makamandag na yung mga ahas na yan. Kaya, takot sa ahas na yan. Yan, malapit na tayo. Makikita nyo yung ano, yung mga inanuhan namin na mga ginapasan namin. Yung isa dun sa dulo, hindi ko na maipapakita sa inyo yun kasi malayo na kasi siya. Yan o, yung ginapasan namin nung unang-una. Kaya dito, medyo malaki kasi yung machine. Matatapakan niya yan. Kaya, kailangan malaki. Diyan kasi pupwesto yung machine. Saka ito, isusubo na lang namin yan ng mano-mano. Pagkatapos, i-harvest lahat. Sa kailangan din talaga ng tao. Hindi bukod dun sa driver ng machine, syempre kailangan ng katulong niya para mag-ano. Kasi hirap din yung akyat baba ka sa machine eh. Parang nakakainis na lahat na lang gagawin mo. Ayan. Ayan, ituturo ko kayo sa aming farm. Yan, sa aming hasyenda. Hasyenderang hilaw. Yan. Yan. Tapos, konti ang laman ng ano ng palay namin. Konti ang palay. Konti ang laman niya. Konti ang laman. Hindi siya masyadong nilagyan ng abono kasi pag autumn kasi, panahon ng ano, ng marami ang hangin, kaya natutumba siya sa bigat. Eh, natumba man siya. Marami nga siyang bunga. Kaya lang natumba naman. Eh, di lugi pa rin siya. Kaya, ganun din. Kaya, hindi masyado nilagyan ng maraming abono. Para, hindi marami yung bunga. Dito sa gilid, hindi na kailangan gapasin. Kasi, ang tinatanggal lang dyan, yung mga nakadikit dito sa... Yung mga nakadikit dito sa gilid. Kasi baka masagi ng ngipin ng ano ng machine. Okay guys, punta tayo dun sa dulo. At
Kaya lang takot ako eh. Baka may ahas. Dito lang ako sa medyo, dito lang ako sa medyo nagapasa ng kaunti sa malinis-linis na lugar. Takot kasi ako sa ahas. Lagi ako nakakakita eh. Sabi ng biyanan ko, bakit daw ako lagi nakakita ng ahas samantalang siya wala siya nakikita. Baka nasa tabi na niya yung ahas, hindi niya alam. Eh ako yun, kahit nanlit ng mata ko eh, ang laki ng mga nakikita ko. Aking trabador. May tubig, may tubig. Iwo tayo so. Ah, yugi hiyaje, yugi so. Yugi kataga, shink, iroki hanika. Shink, iroki. Iroki yaje. Ne, tarisoyo. Olololon he, olololon. Palipali, palipali. Palipali ile, palipali ile. Habang dito, habang nagtatanim, kapag mahilig mamingwit dito, sana marami akong mabingwit sa ano. Maliit lang kasi yung lake na pinamimingwitan. Oh my God! Ano yun? Ay, palaka. Ay, alis na nga. At yan ang preparation sa pag-ani ng palay. So guys, hintayin nyo yung pag-ani namin ng palay kung ano, bukas daw eh, mag-aani na raw kami. Hindi ko lang alam kung makakasama ako sa pag-aani kasi may trabaho bukas. Yan. See you tomorrow, guys!